Hello, magandang hapon sa inyo mga kabayan. Today is very hot day. At kailangan lumabas ako ng aming bahay, ng aking boarding house kasi nga sobrang init sa loob. Nagbuti-buti lang pawis ko kaya araw-araw ako lumalabas kay sa bahay. So hindi naman masyadong maaga. Mga ganitong oras lang kasi may naya konti eh. Maano na eh. Malilim na eh. So makahanggap na tayo ng hangin. Makahigop ng hangin, sariwang hangin, di ba? Kailangan ko mag-walkathon at least 20 minutes to 30 minutes a day, minimum yun, maximum 2 hours pinakamalayo akong lalakad mula Lanang hanggang sa lugar namin para tinirahan ko. Ganon, normal na lakad yun, nagkataon na hirap sumakay doon. So napag-aralan ko na lahat ng mga ano dito, mga sakayan, kung ano yung mga mahirap sumakay pag rush hour, yung mga naalok na ulan. So ganon guys, ang standing vlog for today is about myself here in Davao City. I'm still here in Davao City. I'm planning to go abroad but my former supervisor did not answer yet to my chat. Doon sa Saudi Arabia, hindi sa United Arab Emirates. Hindi ba naman tayo ng lugar? Pero pwede ako bumalik sa United Arab Emirates. Pero hindi na para magtrabaho. I miss ko yung Saudi Arabia guys kasi unang napuntahan kong bansa na ako magtrabaho. Lalo sa Riyadh. Pero ngayon ang malaki ng pinagbabago kasi nag-upgrade na nga ang mga tao ngayon. So advice ko doon sa mga kumukuha ng credit card, kailangan lang ninyo mapag-aralan o gagamitin ang inyong credit card pag kailangan lang talaga. Pero pag hindi naman anong kailangan, huwag kayong kumuha dahil ang hirap magbayad guys, naranasan ko na yan. Dahil talagang experience ko na yan na payslip na lang talaga ang darating sa'yo, wala nang laman yung payslip mo. Kasi nga, kinakalatasan ng bag ko yung credit card mo. Ngayon, pwede ka namang kumuha ng ibang credit card sa ibang banko. Kaya lang voluntary kang pumunta sa mga money exchange. O kaya sa online, magbayad ka. Di katulad nung, kunwari, doon ka nakabanko sa isang banko na doon pumapasok yung sweldo mo, automatic na yung kakalatasan sa'yo yung kinukuha mo. Hindi ka na mahirapan, sila na magkakalutas automatic. O kaya mag-loan ka, bigyan ka ng libreng credit card. Ganun ang style sa United Arab Emirates. Pag mag-loan ka, bigyan ka ng libreng credit card. Walang annual fee yun. So mahirap guys. Okay na yung isang credit card. Bawal pa sa bayad ng utang. Kamot dito, kamot ka saan. Kahit walang kape, kamot ka ng kamot. Lalo sa ulo. Kaya siguro lumipis yung buko, yun o, sa kamot. Lumipis o. So, yun guys. Ito ang napili kong sombrero, Under Armour. Eh, mahilig din sa sombrero guys. Bawat sombrero ang aking nabibili tulad nito, Under Armour. Nabili ko to sa terminal. Ng bus terminal dito sa Ekulan. Naalala ko kasi yung Under Armour ko na sombrero nung ako sa oil field pa nagtatrabaho. Kasi mainit ka doon. Mayroon kaming kasamahan na nagbibinta ng sombrero. Ganda ng kwan, mga branded. Yun nga isa sa mga sombrero ko, Under Armour. Kasi may mga bagong ano siya, chinachat niya, tapos na-operan kami. Mura lang, kayang-kayang halaga. So nung dumaan ako sa Ikulan Terminal, dahil nag-inquire ko ng pamasahe pumuntang Maynila, yun, nakita ko yung magandang sombrero. Tapos kinabukasan bumalik ako ulit kasi meron pa akong nakita doon maganda-ganda. Yung Merrell, yung may nakalagay M. Merrell brand. M nakalagay. Yun. Tapos next week naman bumalik ako dahil meron pa akong isang nagagandahan ng sombrero doon din. At tatak naman niya ay LA. Nakita ko lang yun kay Serendon. Eh, mayroon siyang ganon na sombrero kaya ginaya ko rin. And shout out Serendon Labrador. Isa siyang kilalang vlogger guys. So click nyo lang yung kanyang channel sa kanyang FB page. Kasi kahit na marami nagbabas kanya eh, sinusuportahan natin yung mga Filipino vloggers guys. So yun yung nabili ko doon sa terminal, yung LA, Merrell at saka ito Nike. Yung sign na Nike may ganon. Yung isang Nike, mayroon pang DJ.
5 ang nabili ko doon sa terminal pala. DJ. Yung iba doon sa Alamindras Gym. Doon sa tindahan ng mga kaburo ng Islam. Ang dami kong nabiling ano guys, maganda-gandang sombrero at saka yung lakos. Pinalaglag doon sa kainan ko. Kumain ako sa restaurant na in-order ko yung paksiw. Sa dami-daming pwede maraglagan doon pa talaga sa in-order kong paksiw na laglag yung sombrero. Ay, ang hirap pala pag nalaban na yun, kulukulubot na, ang pangit na tignan. Tapos yung isa yung pin shop. Doon ko mismo sa tindahan ng pin shop nabili. Dami kong sombrerong nabili guys, mayroon pa yata ang bench. Ayun na sa Maynila, naiwan ko iba. Bahay namin sa Cavite. So, mahilig ko sa sombrero. Doon lang sa Middles, panay kami sombrero doon sa super ginit. So, yun guys. Yung mga nabili kong sombrero, di ko matandaan kung saan nabili yung iba. Kaya yung mga pangalan kasi pag nangungulikta nga akong sombrero. So, para araw-araw, iba sombrero ko, ma-identify ko yung aking mga vlogs. Tsaka iba rin kulay ng aking face mask. Kaya marami akong kulay ng face mask. Tatlong klaseng itim na kulay. Ganito, dalawang klase. May blue na blue, tsaka ito. Tsaka may puti pa, tsaka brown. Para ma-identify ko kung saan ako nag-vlog. Kasi minsan nagkabalik-baliktad yung aking mga video eh. So, sa pamamagitan ng sombrero at face mask, ma-identify ko na kung saan channel ko yun i-upload ng mga vlogs. So ang hirap maging vloggers guys. Dahil nga mag-isip ka ng unong content, maghanap ka na kung saan ka mag-vlog. Katulad dito, dito lang, tatayo lang ako. Kaya tinawag ko yung standing vlog. Kasi nga wala akong maupuan. Kasi pag umupo ka doon, napaka-init. Ayan, init yun doon eh. Upuan na yun eh. So dito ako, sa lilim lang. So, mahirap maghanap ng content. Palibasa yung aking channel, tungkol lang sa aking sarili. So, pagtsagaan nyo guys, na ako yung nagbablog tungkol sa sarili ko, yung story na aking buhay, kung kailan ako bababang Maynila, o kailan ako pupunta abroad, kung anong ginagawa ko sa Davao City. Hindi po na ako nakapamasyal sa mga kamag-anakan dito sa mga kamag-anakan ko dito sa Davao. Kasi marami akong mga kamag-anak dito. Dahil nga, fasting ako ngayon, bawal akong hindi lang bawal mag-travel. Ang iniwasan ko lang kasi yung mga haram practices, yung ma-high blood ka, magkaroon ka ng stress, kasi bawal sa amin yun. Lalo sa pag-traffic, siyempre ma-high blood ka, diba? Ayaw ko namang maranasan ganun kasi nga bawal sa amin. Bawal sa amin magtaas ng boses, bawal sa amin tumingin ng mga hindi ka nais-nais, bawal kami mag-detail ng mga salitang hindi magaganda, mga ganun. So para maiwasan ko, sa bahay lang ako. Ngayon, katulad ngayon lang ako lumabas, dahil nga, mamaya konti maghanap na ako ng kakainin ko. Kasi nga hindi ako nagluluto nga sa bahay. So, either sa bahay ko kakain, bibili na akong luto, or sa labas ko kakain. Para wala na akong hugasan, wala na akong intindihin. So, ganun lang ako guys. Medyo matipid ako, pero napunta rin doon sa minsan magastos din. Kasi nga, siyempre, dapat makatipid ako, gagastos ako. Kung bumili naman ako mga gamit, paano kung mag-decide na akong mga ibang bayan? Saan ko ilalagay? Ito rin mga kalan, refrigerator. Diba? Saan ko ilalagay yun? Di may pinta mo ng mora. So sayang din. Tama na yung electric fan. Inita ng tubig. Yun lang mga gamit sa kwarto. O yun lang talaga. Saka yung computer ko. Kailangan ko kasi yung computer kaya bumili ako. Doon ko biniverify yung aking mga copyrights. Maganda kasi sa computer pag doon ka mag-verify. Doon ako nag... pag nag-upload ako, naglalagay ko ng mga in-screen. Yung mga... pagtapos na ng vlog mo, may lumalabas doon mga dialog box na kung ano susunod mong ikiklik, kung mapanoorin, yun. Doon ko lang ginagawa yun sa computer. Mahirap kasi gawin sa mobile eh. So sa computer ko lang nagagawa yun, o sa PC, kasi nga malaki. Tapos pag nanood ako ng mga pelikula minsan, lilibang, siyempre maganda manood sa PC. Kaya nanood ng balita. Pero mostly, bibirepay muna ako ng mga copyrights kasi dami ako mga copyrights dati na mga lumang video ko pa. So wala na ngayon, nauso yung mga copyright background music na hindi sa YouTube. Mahirap. Kaya kailangan pag naglagay ka ng background music, maganda yung sa YouTube na ano na, background music. Doon sa YouTube studio, sa library, meron yung mga free background music na walang bayad. Saka hindi ka makapiright, kasi sa kanila yun. So ganun guys, mahirap ang isang vlogger guys. At yung akin naman,
ginawa ko lang ito para malibang ako, meron akong ma-documented para alam nyo ang buhay ko dito sa Davao City at yung pamilya ko, sa mga kamag-anak ko. Sa mga anak ko, nakukontakt ko naman sila o nakachat-chat ko sila, hindi man araw-araw pero naalala pa rin nila ako. Yung ba, hindi na nakaalala sa akin pero okay lang. So, yung mga kamag-anak ko rin, siyempre, madalas mga kamag-anak ko ang nag-chat-chat sa akin. Mga kakilala ko, mga kasama ko sa trabaho, naalala nila ako guys. Bakit ako ay nandito na sa Mindanao, lalo ng mga ninong-ninang ni Lloyd. Ano daw nangyari sa akin, ba't dito ako sa Mindanao? Sabi ko, dahil sa aking faith, hindi ko ma-practice. Magdoon ako sa bahay namin. So, yeah, pinalawalag ko sa kailan. Yung iba, amin na lang yun sa pamilya ko. So, ganoon lang guys. Bakit doon, nagtatanong, bakit ako di umuwi sa amin, sa Cavite? Yung arason ko. Nag-stay na ko doon, hindi nag-work. So, inabuti ko nang umalis na lang doon at maging maayos ang aking buhay dito sa Davao City dahil nga isa pa, isa akong Muslim. Mahirap tumira sa isang bahay na dalawang reliyon ang iyong dalawang reliyon ang nakatira. Okay lang naman sana pag gano'n. So lang, may mga practices talagang bawal talaga sa Islam na minsan nalalabag ko. So ayoko namang lumabag ako sa kautusan ng Islam dahil nga kaya nga ako nag-Islam eh. Kaya ako nagbalik Islam dahil nga ito ang pinaniwalaan kong reliyon. Eh mabuti na kumalis na lang ako sa aming tahanan. So ganun ang ginawa ko guys. So ngayon ay dito nagsapala lang ako sa Davao City. Pagkatapos ng Ramadan, balik apply na naman ako sa trabaho. Either local dito sa Davao City or apply ko sa abroad kung takapit pa. Sana, inshallah. Tinanggap pa ako, gusto ko sa Saudi Arabia na naman. Para, kasi nung umalis ako sa Saudi Arabia, 3 years ako dun eh. Sabi ko, sana makabalik pa ako rito. Gusto kong bumalik sa Saudi Arabia guys. Kumbaga sa ano, wala kasing ano dun eh. Hindi ka ganong matempted doon kasi nga hindi ganong open country nung araw. Hindi ka tulad sa Dubai, Abu Dhabi, napaka open doon guys. So, matitempted ka doon. Kumbaga sa ano, matintal ka ba? Dahil mga tukso, maraming tukso doon. Kung magpatukso ka, kung ayaw mo magpatukso, malakas ang iyong fighting spirit, okay lang naman. Pero, yung ang aking ano eh, habang sumasakay ako sa sasakyan papuntang airport, kasi nag-resign din ako doon eh sa Saudi Arabia para lang ako pumunta sa UAE nga, kaya nag-resign ako doon. Maliit lang sweldo ko nung araw, wala mo lang sweldo nung araw Saudi Arabia. Pero yung kumpanya ako kilala doon, Cedar Group of Companies. Daming taga-amin sa Tagalite na nag-Saudi, alam ng kumpanya ko yung kumpanya na yun eh. Sabi nga doon ka pala trabaho, malapit din sa lumang airport, Exit 9, American Company. So maganda ang kumpang kasi nasakit ng PCR to siya, tinayo. Tapos kami ang manpower. Lahat sa amin, ang nakatira doon yung Boeing Middle East, mga empleyado ng Boeing, yung gumagawa ng aeroplano. Kami lang ang manpower. Sa amin ang lahat, mula sa maintenance, firefighter, nurses, doctors, ultimo yung taghahatid ng sulat, mailman, mayroon doon. Mga cleaners, pero halo-halo doon, India, Pakistan, Bangladesh, Filipino, Arabo, tsang Amerikano. Kasi ang mga top management official ay mga Amerikano. Tapos maraming Pilipina. Siyempre, kasi nga American company, gusto sila ng Pilipina talaga eh. Mga nag-work sa opisina namin, puro Pilipina. So, yung mga sa outside lang, tulad sa mga maintenance, puro siyempre puro lalaki. Pero yung mga sa opisina, puro babae na nandun. Mayroon din mga lalaki, mga driver karamihan, mga Indian, national. So, masaya doon guys, kasi nga, libre kami tirahan, dalawa lang sa isang kwarto, full air condition, 24/7 ang aircon doon, may libreng water dispenser bawat isang kwarto, libre lahat ng gamit mo sa kwarto, pati uniform ay libre. Tapos mayroong Filipino channel, lahat ng Pilipino, mayroong kaming TV room, ikaw nga. O sa ibang lahi naman, mayroon din. Mga Indiano, Bangladesh, Sri Lanka, ganyan. Mayroon din silang TV room.
So ganda guys, mayroong sports, ano siya, gym, may recreation ka nga, tennis court, basketball court, masaya. Kasi twice a month lang kami makapuntang city. Isang big, malaking bus kami, libre naman. Pwede ka pumunta city kahit hindi service ang gagamitin ng company, mag-taxi ka, Pacquiao ka. So share-share kayo, only apat kayo, share-share kayo. Apat kayo, punta kayong city. Alas so malayo kami. So ganun guys. At naalala ko lang, na-miss ko lang ang Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Kasi mahigpit talaga doon. Mahigpit na mahigpit nung araw. Ko lang alam ngayon. Sana makabalik ako doon. Kahit driver lang, or trip operator. O kaya sa aking linya talaga. Martial art instructor, pwede. Kasi yun ang unang in-applyan ko doon eh. Martial art instructor. So lang, sa ibang kategoro ako na natanggap una. O di, yun ang una kong tinanggap din. Kasi baka may napigil eh. Ang bisa ko napigil nung mag-Saudi nung araw. Kwento ko lang sa inyo, yan ang buhay ko nung araw nung ako sa Saudi Arabia pa. So, sana nga makabalik ako doon. So, kinikita ko lang sa inyo guys, aking mga karanasan at aking mga nagawa at aking gagawin para meron kayong idea, ika nga. Mahirap mag-apply nung araw ng trabaho kasi mag-process ka ng mga papel ikaw sa agency. Tapos, provide mo lahat. Nung araw, hirap mag-apply ng trabaho kaya kasi maraming peke nung araw. Nakailang peke na kaya ako nung araw. Buti mga processing fee lang nabigay ko. So, ganun ang experience ko guys, senior ko lang sa inyo para makakuha ko ng idea na mayroon mag-abroad guys na pareho kayong mag-asawa nag-abroad. Ako sa Saudi, yung misis ko naman sa United Arab Emirates. So mahirap pagka ganun. So pagkatiwala mo sa ibang tao yung mga anak, pero okay naman pagka mag-anak. So yun ang tinikisisiyan ko nga. Kasi nga dapat di ako nag-abroad para magsilbihan ko muna kay mga magulang na nawala sa samuno yung ibabaw na hindi ko nakita talaga guys. Kung paano sila na wala. So hindi ko sila napagsilbihan ika nga. Supposed to be, kayong mga anak ay magsisilbi sa kanila bago sila mawala sa mundong ibabaw. So shout out sa mga anak na pinagsilbihan nila ang kanilang mga magulang ng maayos. At ayaw ko na lang galang niyo ang mga magulang. Kasi ganyan yung mangyari sa inyo pag magkaanak na kayo. Para din igalang kayo ng inyong mga. So yun lang guys, at ako'y pupunta siguro ng SM City ngayon. A few moments later. Hello guys, dito ko yung sa SM City. Umupo na ako dito. Bababa ko lang sa jeep. Dito is may mga upuan dito. Libre yung upuan to eh. So pagkakain ka sa loob, ay puno dito ka sa labas. So pinagmastan ko lang yung mga taxi sa labas. Mga kung nagtataxi pa, naalala ko. Pila-pila doon. Oh. So ganyan ang buhay ng taxi driver guys. Silipin natin, mabilis. Ah, mabilis oh. Mabilis ang pila ngayon. Ano ba yan, Lunes? Pasok muna ako dito sa loob guys. Ganda ko sa espresso. Cute. Ito ano? Cute. Suso ko espresso. Lamig, sarap. Sarap pa kaya itong malamig eh. Tao sikat lang. Ganda ng TV guys, oh. Laki oh. Ito, lino oh. Grabe. Paano ba ito? Ayun, presyo oh. 74,990. Yun lang, ito. LG. Ano ba size nito? 65? Malaki. Okay. Alam, malaki yung bahay nito. Hello, my friend. Hello, my friend. Yung binili kong... Time, yung binili kong ano, di ko nadala. Bakit? Nawala ko naman sound yung kabila. Bakit man? Siguro na, pag siguro nagigiga ka. Nagigiga ako nga. Eh, balak ko saan bumili, wala pang budget. Wala nang ano, wala si... Si Siri nang doon si Shay sa ano, sa ano. Oh, si Hai. Dito ako guys, nakabili lagi dito sa Babin SM City. Kasi ito ang paborito kong ano, tindahan dito. So guys, kung gusto nyo bumili guys, mga gadget, headset, o anumang mga gamit, dito lang sa Babin SM City. Yan, mga kaibigan ko to. Yan sila ma'am, oh. Ivy. Ivy. Ay, ikaw, pamalit ni Juan? Cheryl. Cheryl. Gian. Ayan, si Gian, oh. Ayan, si Gian, oh. Hello. Hello. Oh, very available yung dalawa na to. Kaya,
Shout ako out. Yung available sa akin. Hindi na, tagad pala. Oo. Available daw. Wala pa, oh. Yeah. So, shout out. Shout out mo yung ano mo. Shout out mo. Sandali. Shout out din sa akong mayang sira. Asa yung mga? Sana all. Malaki ka shout out. Ginig ka nanda eh. Sige, isa ko na lang parents. Agusan. Ayan, taga-agusan din eh. Siya, ako, taga-agusan. Ma- ayan, shout out daw sa kanilang magulang, mga ginig ka nan. Egsoon, mga parente. Kare, ang iyang uyab, shout out doon. Gawalot ng ulo siya. Okay ka pag matanda. Love you. Yeah! Sarap. Sarap pakinggan pag ganun ha. Gay, ingit ako doon guys ha. Sarap pa pakinggan ha. Yan ang madapat mga ganun babae no. Shout out talagang. Oo. Oh. So, yun. Ito na kay Bibi eh. Sa Babin. Sa Babin na mura pa mga guwapa pa. Mga guwapa pa ang tindira yan ha. Kaya bili na. Kaya bili na kayo. Sige, salamat ha. Uli na ko. So guys, uli na ko yung mga kaibigan ko sa Babin guys. Diyan ako bumibili ng gadget, lahat ng aking mga halos, ng aking mga headset, charger, mga wireless AirPods. Doon ko binili guys. Kasi doon, original na Babin product. So ngayon guys, uwi na ako guys. Yung pinabla-bla ko sa inyo ito, na nasa aking mag-like, share, mag-share at mag-subscribe sa akin channel. John Kalud Kalina, ganun na sa second channel ko. John Kalina TV, at saka Big Time World TV. Bye bye! Our love is a lie, so where begin? Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.